It's your girl Jelai and welcome back to my channel. So for today's video, may i-review na naman tayong panibagong product. And this is from Perfume Dessert. So pinadalan ulit nila tayo ng kanilang mga perfumes, of course. And i-review natin sila ngayon isa-isa. So finally, after 2 weeks na wala akong upload, ngayon lang ulit ako makakapag-upload. And grabe, sorry na agad guys kasi sobrang na-busy sa school and all. So ay na-enough na sa daldal kaya ngayon punta na tayo sa ating video. So just please keep on watch. So ayun guys, nag-send ulit nga sa akin ang Perfume Dessert ng kanilang mga perfumes. And meron tayo dito nung kanilang Classic Gourmand Edition, which is ito, si Cookie Dough and Cucumber Melon Cooler. So meron tayong dalawa. And then we have also their Hennessy Edition. Meron tayong tatlo. So, sobrang excited ako kasi nandito na yung favorite ni Ivana Alawi na scent. So, excited talaga ako share sa inyo kung ano yung amoy niya. And then, meron tayo ditong Perfume Dessert Estrel Edition. So, tatlo din siya. And then, we have here yung kanilang Aqua Special Edition, which is ito. Ang ganda ng packaging. Ayan. So, ayun guys, sobrang excited ako na i-share sa inyo yung mga amoy nila. And knowing Perfume Dessert London, talagang yung mga perfumes nila is galing pa ng London and ini-import pa nila yon papunta dito sa Philippines. So, minsan talaga matagal talaga dumating yung mga stock. So, ayun. Kaya kailangan talaga paunahan dahil mabilis maubos yung kanilang mga perfumes. So ayun guys, simulan na natin. Unahin ko dito sa kanilang PD Classic Gourmand, which is itong Cookie Dough and Cucumber Melon Cooler. Itong Cucumber Melon Cooler nila is meron ako before, which is yung 30ml. By the way guys, lahat pala nung sinend nila sa akin ngayon ay yung kanilang mga 10ml na perfume. So pwedeng, sobrang highly recommended to sa mga gustong itry muna yung kanilang mga perfumes before buying yung kanilang 30ml and even yung kanilang 50ml. So, lahat ng scent nila is meron na din sa 10ml. So, unahin ko nga dito sa kanilang Classic Gourmand, which is itong Cookie Dough and Cucumber Melon Cooler. So, ito nga guys, meron ako nito before. And yung amoy nito guys, sobrang refreshing kasi ano nga siya, amoy cucumber talaga siya and melon. So, ganito yung itsura niya guys. By the way, ito yung packaging niya. Pinaliit na version lang siya ng kanilang 30ml and 50ml. Ganon din naman yung mga nakalagay sa kanilang packaging. Meron dito yung kanilang claims na cruelty-free. And syempre yung brand, which is Perfume Dessert. And then yung scent, which is Cucumber Melon Cooler. And Uda Parfum. So, mas naglalast long siya compared sa mga Uda Toilette na perfume. So, kasi may oil content siya. And this is made in London and 10ml siya, ayan guys. And nandito rin guys yung kanilang expiration date sa likod. And then nandito rin yung recyclable materials and 12 months after opening hanggang dun mo siya pwedeng gamitin. So ayun nga guys, si Cucumber Melon Cooler. Pare-pares lang naman yung nakasulat sa box niya. Pero ito guys yung itsura ng pinaka-perfume sa loob. Sobrang cute. And makikita mo talaga sa packaging yung cucumber and melon. So, meron siyang gold cap. Gold ba to? Gold cap. So, ayan. And then, spray bottle din siya. Pero mas maliit nga compared dun sa mga una nilang perfumes. Ayan. And ito guys, matagal ko na talaga itong na-try. And sobrang refreshing talaga ng amoy niya. Maamoy mo talaga yung pagka-combination or pagka-combine ng cucumber and melon. Sobrang refreshing. Alam mo yon, yung parang kahit ay, pawis ako guys. So, spray-spray ka lang ng kanilang cucumber melon cooler and grabe, sobrang bango mo na. So, I highly recommend this one kasi perfect to sa mga taong gusto lang yung mga fresh na amoy, mga nakaka-refresh na amoy. Hindi siya masyadong matapang and hindi rin siya masyadong masangsang. Alam mo yung may mga pabango kasi na masangsang or masakit sa ilong. Pero ito hindi guys. Sobrang refreshing niya talaga sa pakiramdam. And then yung next naman, which is itong kanilang PD Classic Gourmand Cookie Dough. And ganun din naman yung kanyang packaging. So
So, perfume dessert cookie dough, Huda Parfum, London, 10 ml, and yung kanilang sa likod, expiration and all. Parehas lang naman ang nasa back. And ganito naman yung itsura ni cookie dough sa loob. Ito naman si cookie dough, guys. Siyempre, meron siyang cookie dough sa kanyang packaging. Sana nakikita nyo. Ito yung maganda sa perfume dessert, kung ano talaga yung pangalan ng perfume nila. Ayun din yung design ng packaging. Grabe, di ba? Ang cute. So, amoy naman natin to. So, ito guys, si Cookie Dough, amoy siyang matamis. Matamis yung amoy niya. Sobrang sweet ng amoy niya, parang ano siya, candy. Ganyan. Ganyan yung amoy niya. And tingnan nyo guys yung kanilang mist. Ayan. Tingnan nyo ah guys. Sana makita nyo. Ayan. Nakita nyo ba guys kung gaano siya ka ano, ganyan. Ang bango. Sobrang pino nung kanilang mist and wala talaga masayang. As in, sobrang ispray mo lang isang ganyan lang guys. Tapos ano na talaga yung buong body niya. Ma-ispray na talaga. That's why I love perfume dessert. Sobrang fine ng kanilang mga mist. So, ang bango nung cookie dough. Bet ko siya. Kasi ganun yung mga gusto kong amoy ng perfumes. Which is mga matatamis or mga girly-girly na scent. Ayun yung mga gusto ko sa perfumes. Kaya bet ko si cookie dough. So, next naman guys is yung kanilang mga Hennessy edition. Ito guys, hindi ko sila nasama dun sa previews na vlog ko about perfume dessert na Hennessy edition kasi medyo na out of stock sila nung time na yun dahil kay Ivana Alawi. No? So, sobrang certain natin ngayon na padalan tayo ng isa sa mga favorite ni Ivana Alawi which is yung itong Amber and Bluebell. So, ayan, ang ganda din ng packaging nila. Ito naman parang simple lang yung packaging niya. Wala siyang mga drawing-drawing kung ano yung scent niya. And then, meron din tayo dito ang Maraschino Cherries. Which is, eto naman guys, bet to ni Zainab. And eto din, yung Neroli and Grapefruit. Bet din to ni Zainab eh. So, unahin kong amoyin guys, yung Amber and Bluebell ni Ivana Alawi. Ivana Alawi. Kasi ito talaga yung pinaka bestseller talaga nila sa Hennessy edition kasi nga nabonggahan si Ivana Alawi dito and talaga malakas ang influence niya kaya maraming bumili nito. So ayun guys, ganito naman yung packaging niya. Sobrang plain lang kung ano lang yung color, ganyan. Same pa rin naman yung mga nakalagay sa kanyang packaging. As in parang pare-pares lang talaga sila guys. So ito naman si Amber and Bluebell. Amoy na natin siya dahil. Ay, ang bango nga nito. Mabango nga tong ano, yung Amber and Bluebell. Alam mo yung super feminine ng amoy niya. Talagang bet ko to. Parang hindi nga siya pang babae, parang unisex siya. Pero pwede na siya sa lalaki. So, parang unisex yung amoy niya palagay. Ang bango, parang, ayun, feminine yung amoy. Kaya siguro siya nagustuhan ni Ivana. Sobrang refreshing din niya sa amoy. Yung amoy niya, guys. Next naman, guys, is yung kanilang Maraschino Cherries. Tama ba ako? Tama ba ako? Ganyan. So, basta ayan, Maraschino Cherries. Ito naman, guys. Color red naman siya. Kanina si Amber and Bluebell kulay blue. Ito naman, red. Kasi cherries, char. So, ito naman, guys. Amayin din natin. Wait lang. I-refresh ko lang yung aking pang-amoy para hindi magpatong-patong yung scent. So, I'll be right back. So, ayun, guys. Amayin na natin si Maraschino Cherries. Dito ko siya i-spray. Ay! Ang bong. Ganito, guys. Amoy cherries talaga siya. Alam niyo yung ano, red ribbon, ganun, Goldilocks na Black Forest. Ganun yung amoy niya. Ang bango. Mabango din siya, guys, pero ayun, sobrang amoy na amoy yung cherries niya. Ganun. Alam niyo na yon yung amoy ng cherries, ganun yung amoy niya. Next, we have the Neroli and Grapefruit. So, ganito naman yung color niya, guys, parang blue-green yung color niya. So, open natin. Ayan. Pero dito sa packaging niya, parang blue lang siya. Iba sila ng color. Ayun, the same lang. Dito naman natin siya i-spray sa kabila. Takot ako. Tingnan niyo, guys. Ayan. Ang bongga ng i-spray talaga.
Ito si Neroli and Grapefruit, more on, mas naamoy ko tong scent na to sa lalaki. May familiar yung scent niya na local brand na perfume, pero hindi ko ma-distinguish kung ano. Pero ganon, alam niyo na yung mga pabango ng lalaki, parang may black water yata yung ganon. Ganon yung amoy niya. Sobrang manly nung amoy, alam niyo yun. Ang bongga. Mabango din siya, guys. Pero hindi ko siya bet kasi parang pang lalaki na yung amoy niya. Kaya, ayun, siguro mas bagay ito sa mga boys. So, ayun, guys. Next naman na ito-try natin is itong kanilang Aqua Special Edition. So, ayun, guys. More on water, ganyan. Aqua something yung kanilang mga packaging. So, I would like to start off with this color green, yung kanilang Praslin. Ito naman guys, yung mga packaging niya is more on aqua talaga, ganyan. Yung mga colors, green, blue, ganyan. So, ito si Praslin guys. Ito naman siya is spray. Ay, ito guys, parang pang lalaki din siya. Hindi ko rin siya masyadong bet sa amoy, pero mabango siya guys ha. Hindi ko sinasabing hindi ko bet is hindi na siya mabango. Mabango siya guys, pero hindi siya for me. Hindi ko siya type na amoy. Pero ito guys, more on yung amoy nito, pang lalaki din talaga. Sobrang refreshing ng amoy niya, pero matapang. Matapang siya. Ito, matapang si Praslin. Next naman guys, is itong kanilang English Harbor. Ayan. Ayan yung kanyang packaging. Oh, parang pack, watery. Ayan, oh. Parang kang nasa ilalim ng dagat yung kanyang packaging. Bongga, oh. Dito ko naman siya sa hinilip ko i-spray. Ay, bet ko to. Bet ko to si English Harbor. Matapang siya, pero alam niyo yung refreshing yung amoy niya, guys. And hindi siya masakit sa ilong. Like, parang pwede nga siya pang unisex eh. Pero, yung amoy niya, guys, mas matapang compare sa mga pabango talaga ng babae. So, si English Harbor, guys, bet ko. Bet ko siya. Ang bango niya. So, akin na lang yun, guys. Char! So, next naman is itong Blue Beach. Ayan, si Blue Beach. Ganda din ang packaging niya. Medyo may pagkakawig sila ng color ni English Harbor. Ito si English Harbor, ito si Blue Beach, guys. Pero more on mas may dark color to yung packaging niya. Pero ang gaganda talaga ng packaging nila. Ito sa mga gusto ko sa perfume dessert. Ang gaganda ng packaging nila. So, by the way, guys, sorry pala if may narinig kayong mga ingay sa paligid. Please bear with me. Maingay talaga dito. So, yun guys, si Blue Beach. So, dito ko naman siya i-spray. Ay, ang tapang. Ito yung mga pabango na minsan medyo nakakahilo. Medyo off sa akin yung amoy nito ni Blue Beach. Pero ang ano, parang panglalaki to guys, sobrang tapang niya. Mas naamoy ko to sa mga tito, ganyan. Mas bagay to sa mga tito, ganyan, sa mga papa nyo, sa mga lolo nyo. Bagay itong Blue Beach na scent, which is mabango siya guys. Pero matapang. And lastly, down to their Estrel Edition. Ito naman guys, medyo may mga kahawig siya na scent ng mga kilala talaga nating mga brand ng perfumes, which is DNG, mga ganon, mga Jo Malone, ganito yung mga scent niya. And yung ang ganda ng packaging niya guys, sobrang lakas makabata guys, tingnan niyo yung packaging. Kita niyo. So, amayin natin sila guys, unahin natin dito kay Dainty. Ay, ang gitong ganda. Kung ano yung nasa packaging niya sa labas, ganun din yung nasa loob. So, amoy natin to. Dito ko naman sila sa kabilang hands ko i-spray. And by the way, guys, i-refresh ko muna ulit yung pang-amoy ko and I'll be right back. So, ayan, guys. We are back, ano? So, ayan, guys. Si Dainty yung una kong i-spray dito na lang sa aking kabilang fingertips. Ay, ayaw niya mapindot. Ayan. Ayan.
yung amoy na to, guys, pang babae siya, more on ganyan. Yung amoy niya, guys, is medyo parang flowery, ganon. May amoy siyang flower, ganyan. Alam niyo yung mga bagay to sa mga tita and tita niyo, guys. Sobrang highly recommended ni Dainty. Ganon yung mga amoy niya. Hindi ko kasi prefer to as sa age ko. Hindi ako gagamit ng ganitong perfume. Pero siguro mas highly recommended niya talaga to sa mga tita, mama, or lola niyo. Ganon yung mga amoy na gusto nila, di ba? Pero mabango siya, guys. Girly yung amoy niya, pero medyo may pagka-flowery. Hindi kasi ako pa ng mga flower scent, kaya hindi ko siya masyadong bet. Pero mabango siya. Promise. Next naman, ito try natin na scent, which is itong Perfume Dessert Dreamy. Ito naman yung scent na Dreamy. Ayan. So, matutulog lang tayo. Matutulog. Dreamy. Amoy ba ito lang matutulog? Ganyan. Naamoy ko na agad siya. Hindi ko pa siya ini-spray, pero ang bango ano niya agad. Promise. Ayan. Ang bango, guys. Amoy baby. Ganyan. Ganyan yung amoy nito. Ito yung mga bet kong pabango, guys. As in, sobrang girly, sobrang tikay ng amoy, ganyan. Gusto ko yung mga ganun ito na mga perfume dessert. Knowing me, and dati ko lagi ko sinasabi kung ano yung mga favorite ko sa mga pinapadala nila sa akin. And yung pinak-favorite ko talaga is yung Sakura and yung Cake Pop. So, dito siguro sa mga 10ml at or dito sa Estrelle edition nila, eto si Dreamy yung gusto ko. Ang bango niya, guys. Sobrang gusto ko to kasi perfect siya for everyday use. Lalo na pag errands ka lang, gagawa kang errands, casual lang, ganyan. Sobrang perfect ni Dreamy. Especially sa mga age ko or lower, ganyan, yung mga teenagers. Sobrang perfect ni Dreamy para sa inyo. And then, last naman is itong kanilang shade. Itong kanilang scent na Bliss. Ito naman si Bliss. Ang cute ng packaging niya. Cute yung hippo sa packaging. Ayan. So, dito ko naman siya. Ay! Ang bongga din ito, guys. Ang bongga din yung amoy ni Bliss. Pero, mas bet ko pa rin si Dreamy. Ito naman si Bliss, guys. Medyo matapang siya na scent ng girls. Na scent for girls. Medyo matapang siya. And siguro, binabaga yung personality nito is yung mga strong, independent women. Ganyan. Ganyan yung mga amoy na bagay sa mga nag-o-office. Ganyan, ang bongga nito sa mga nag-o-office, yung mga pumapas, mga teacher. Ganyan, bagay itong mga itong scent na Bliss. Sobrang feminine, sobrang bongga. Social, ganun yung amoy. So, ayun, guys. Natapos ko na silang amoy lahat. We have a total of 11 scents na na-tried this day. And hindi ko sila mahawakan ha. Pero, ayan. Na-try ko pa rin yung guys ko. So, ayun, guys. Ito yung mga perfumes. Lovely. Char. So, ayan. And overall, grabe, hindi talaga ako binibigo ng perfume dessert sa pagbibigay nila ng mga perfumes na sobrang bango talaga. As in, alam mo yun, sobrang magagamit mo. Especially kapag into perfumes ka, gusto mo yung mga perfume. Pag lumalabas ka, gusto mo mabango ka lang, ganyan. Highly recommend you to try Perfume Dessert London. And kung walang distributors sa area nyo, pero malabo kasi halos nationwide meron ng distributors ang Perfume Dessert, pwede rin kayong bumisit sa kanilang store. Meron na silang bagong open store sa SM North EDSA. Then, ilalagay ko dyan dito yung kanilang address sa SM North EDSA kung saan silang floor. And ilalagay ko dyan sa screen. So, kung gusto niya talaga silang maamoy muna, matry muna bago bilhin, make sure to visit Perfume Dessert London. And before we end this vlog, I just want to say that I'm having a Perfume Dessert giveaway since hindi ko naman lahat ito magagamit. So, magpapag-giveaway ako and ilalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung ipapag-giveaway ko. Hindi kasi ako makapili pa ngayon kung ano yung ipapamigay ko. Pero I'll make sure na ilalagay ko dyan sa screen kung ano yung ipapag-giveaway ko. And also, check the description box and the comment
section, ipipin ko doon kung ano yung mechanics for you to win this perfume. So, ayun guys! Thank you so much for watching. I just want to take this opportunity then para magpasalamat sa Perfume Dessert London for sending me this PR package. This perfumes, no? Sobrang magagamit ko sila. And, grabe guys, sobrang solid ng Perfume Dessert. So, check them out on IG. Lalagay ko dyan sa screen and yung kanilang Facebook page. So, i-follow nyo din sila sa kanilang TikTok. Meron din silang TikTok account. So, ayun guys, that's all for today's video. And kung nagustuhan mo itong video na to, give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe on my channel and turn on the notification bell para mas maging updated ka sa mga bagong pang parating na videos. And also, don't forget to follow all my social media accounts down in the description box below. So, ayun guys, thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Bye! I'm not afraid.